ang tindi ng sikat ng araw mga ka-solar. Panalo na naman ang may mga solar setup ngayon. Sa videong ito ay alamin natin kung kailan hindi dapat mag-series connect ng solar panel kung ang ating charge controller ay PWM lamang, katulad itong controller na ito. Meron akong ginawang setup dito para sa testing purpose para makita natin ang pagkakaiba ng parallel at series connection ng solar panel. Meron tayo ditong PWM charge controller. Meron din tayong mga breaker dito para sa connection at wattmeter para makita natin ang kinakarga dito sa ating battery. At meron tayong mga ikinabit na load dito sa ating battery para ma-discharge ito. Sa gayon ay tataas ang charging current ng ating controller. Hindi kasi natin makukuha ang maximum charging current ng controller kapag full charge ang battery. At meron din tayong tester dito para masukat natin yung voltage ng solar panel na pumapasok sa ating charge controller. Sa video na ito ay alamin natin ang tamang connection ng solar panel kung ang gamit natin ay PWM charge controller, lalo na kung ang ating battery ay 12 volt system. Meron tayong dalawang solar panel dito na tig 50 watts. Pero hindi sila magkasinlaki dahil magkaiba sila ng brand. Una po natin gawin ay ang series connection ng ating solar panel. Ibig pong sabihin na yung positive at negative ng dalawang solar panel ay pagkukunikin natin. At yung magkabilang side naman ng positive at negative ang ikukunik natin sa wire papunta sa ating charge controller. So tingnan po natin kung ano magiging resulta kapag ganito ang connection ng ating solar panel sa 12 volt system na solar setup. Sa ganito pong uri ng connection ay voltage ang tataas at ang amperahe o current ay hindi magbabago. At ngayon po ay tingnan natin dito sa ating tester ang VOC o open circuit voltage ng ating solar panel. Take note po na nakababa pa ang ating breaker. Hindi pa natin nai-on. So yan po mga ka-solar ang VOC ng dalawa nating solar panel in series connection. At ngayon naman po ay on natin ang ating circuit breaker papunta sa ating charge controller. At yan mga ka-solar, biglang bumagsak yung voltage ng solar panel nang i-on natin yung breaker. So saan po napunta yung sobrang boltahe ng solar panel? Dito po sa PWM charge controller ay nare-regulate na kaagad ang input voltage ng solar panel na angkop sa charging ng battery. At yung angkop na boltahe lamang para sa charging ng battery ang tatanggapin ng charge controller at ang kasubrahan ay hindi na pumapasok. At masasayang lamang ito dahil hindi na ito kailangan ng battery. At ito naman po ang actual reading ng ating wattmeter, ang current at wattage na pumapasok sa ating battery. At ngayon naman ay gawin nating parallel connection ang ating solar panel. Ibig po nitong sabihin ay positive to positive at negative to negative ang wiring na pupunta sa ating charge controller. At ikukumpara natin mamaya ang reading ng ating wattmeter kumpara dun sa unang connection na series at ito ngayon na parallel connection. At testingin muna natin ang VOC kapag naka-parallel connection ang ating solar panel. At ito mga ka-solar ang kanyang VOC, kalahati, dahil hindi nga tumaas ang voltage sa ganitong uri ng connection. At i-on na natin ang ating breaker. At yan na ang reading mga ka-solar.
At tingnan natin dito sa ating wattmeter kung ano ang nagbago. Ang laki ng pinagbago, mga kasolar. Halos na doble yung wattage at yung current na pumapasok sa battery. Ngayon ay alam na natin na hindi tayo dapat gumamit ng series connection sa ganitong uri ng setup. At testingin naman natin sa MPPT charge controller. At ito yung ating testing setup gamit ang MPPT charge controller. Yung ating solar panel ay naka-series connect na. At itetest natin ang voltage ng solar panel kapag inon natin yung breaker papunta sa input ng charge controller. I-set muna natin itong ating tester sa DC voltage. At itester natin yung kanyang BOC. So yan muli, mga kasolar, yung voltage ng series connection ng solar panel. At ngayon naman ay itry nating i-on yung breaker papunta sa charge controller. Makikita natin dito sa charge controller na gumagana na yung kanyang charging. At ito naman yung kanyang reading dito sa ating wattmeter. At ngayon ay testerin natin ang voltage dito sa input ng ating charge controller. Konti lang yung ibinagsak ng voltahe ng ating solar panel. Dahil ang MPPT charge controller ay may boost converter, ibababa niya ang voltage at tataas naman ang amperahe. Yan po ang malaking kaibahan ng MPPT at PWM charge controller. Sana po ay nasagot ko yung ilan sa inyong mga katanungan at sana po ay may natutunan kayo dito sa ating testing ng dalawang uri ng connection, ang series at parallel connection ng solar panel. Take note nga po pala, mga kasolar, na kahit gaano pakalaki ang ating battery bank, basta PWM controller at 12 volt system ang gamit natin, ay hindi tayo dapat mag-series connect ng ating solar panel. At may mga solar panel na hindi angkop para sa 12 volt system dahil mataas ang kanilang BOC. Mas malaking solar panel ay mas mataas ang voltage at angkop lamang sila para sa mga 24 volts, 48 volt solar setup.